Dati nang itinampok sa programang Tunay na Buhay ang kwento ni Arvin Jimenez na mas kilala bilang komedyanteng si Tado. Laki man sa simpleng pamumuhay ang kanyang pagsisikap at lakas ng loob ang naging puhunan niya para maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. May news to go, si Rhea Santos. Need for speed! Ay, sorry. Kilala natin si Arvin Tado Jimenez bilang isang komedyante, laman ng telebisyon at pelikula. Pero nang makapanayam ko siya para sa aking programang Tunay na Buhay noong nakaraang taon, mas nakilala ko ang kanyang makulay na buhay. Mula sa pagiging isang probinsyanong namulat sa kahirapan, nagsikap siya para maabot ang pangarap. Ipinanganak si Tado noong March 24, 1974 sa Baybay, Leyte, pero lumaki siya sa Jaen, Nueva Ecija. Naging mananahi ang kanyang ina habang pintor naman sa construction ang kanyang ama. Literally NPA talaga, no permanent address. Naalala ko doon na sa baybayin lang kasi kami nakatira, so yung island life na naliligo sa dagat, kumukuha ng isda sa madaling araw, kasi yun na rin yung ulam namin. Iginapang ni Tado ang kanyang pag-aaral, kung ano-anong sideline ang kanyang pinasukan, tulad ng pag-imprenta ng mga t-shirt at paggawa ng mga streamer. Hanggang sa matapos niya ang kursong Bachelor of Science in Clinical Psychology sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Dahil nasa dugo ang sinig, nagkaroon si Tado ng pagkakataong makapasok sa showbiz. Tinuro sa akin yung Mowel Fund Film Institute. Pagdating ko doon, kinapalang ko na lang ang mukha ko, kinaibigan ko na lang sila, kung ano-anong gimmick ang ginawa ko, nagtitinda ako sa kanila ng sabon. Mula sa pagiging set designer sa Mowel Fund, unti-unting napansin ang angking galing ni Tado sa pagpapatawa. Nabigyan siya ng break sa pelikulang radyo na pinagbidahan ni Rufa May Quinto at Epi Quizon noong 2001. At mula noon, sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Napabilang siya sa isang soap opera. Nakuha ako sa isang soap opera na pinagbibidahan ni Jericho Rosales. Siyempre, Jericho Rosales yun, tapos barkada kayo. Level! Oo, kumbaga. Level! Pansin na pansin mo dun yung kapangitan ko kasi poging-pogi siya. Naging noontime show host si Tado noong 2003 at lumabas sa iba't ibang TV show at pelikula. Pero bukod sa pagiging artista, si Tado ay isa ring aktivista. Nandito po kami para ibasura. Gusto na namin, ayaw ko na. Ayaw na ng mga kasama namin, mga siklista. Ayaw na ng mga kapitbahay ko. Ayaw na ng mga kaibigan ko ng pork barrel system na yan. Pangarap din noon ni Tado na pasukin ang mundo ng politika. Pero nabigo siya ng matalo sa pagkakonsehal ng Marikina. Kung may pagkakataon, pangarap daw sana ni Tado na maging presidente ng Pilipinas. Oo, ang gusto kong maabot, siyempre, pagiging presidente, di ba? May iba, may ibang formula, may ibang pwedeng maganap kapag si Tado ay presidente. Yan! May projection niya ako, 2021, tatakbo kong presidente. Pero sa likod ng kanyang pagpapatawa sa kamera at mga ipinaglalabang advokasya, si Tado ay isang mapagmahal na asawa at ama sa kanyang apat na anak. Ay, ano tong picture na to? Sino to? Ayan, clown yan. Iba-birthday yan nung anak ko. Ako yung clown. Ikaw mismo? Oo, kasi wala akong pambayad. Ako na rin yung nag-clown. Lahat ng gagawin niya, kahit ano pa man ito, talagang susuportahan ko siya at kasama na yung mga anak namin. Susuportahan ko siya sa kahit anong pipiliin niya sa buhay niya kasi tatay ko po siya at mahal na mahal ko po siya. At nang tanungin ko kung ano ang aral ng tunay na buhay ni Tado. Yung tunay na buhay pala ay manatili kang buhay. So kasi kapag hindi ka, wala ka dun sa agos, yung iniisip mo na tunay na buhay ay magiging ilusyon na lang. It's hot. Rhea Santos, GMA News.